Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga bagay na na-videoan ng mga drone na kahit pa kitang-kita na sa camera ay hindi mo pa rin magagawang paniwalaan na totoo sila? Kaya mula sa video na magpapatayo sa iyong balahibo hanggang sa isa sa pinakakilalang mythological creature sa ating mundo ay ito ang 10 bagay na nakuhanan ng drone na hindi mo akalaing totoo pala. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, humahabol na oso. Ang pinakaunang kaganapan na nakuhanan ng drone na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang pangyari na ito na nakuhanan sa estado ng Montana sa bansang Amerika na siguradong magpapatayo ng balahibo sa kahit na sino sa atin sa kadila ng makikita rito ang isang mountain biker na habang payapang nagbebisikleta pababa sa isang bundok ay bigla na lamang niyang nakasalubong ang isang itim na oso na siyang naging dahilan para bilisan niya ang kanyang pagbibisikleta na siya rin naging rason para mas lalo siyang mapansin ng hayop na agad humabol sa kanya. Hindi may tatanggi na ang naganap na pangyari na ito kung saan kinailangan ng biker na mabilis na tahakin pababa ang isang malubak at pasikot-sikot na bundok ay tila ba naging test sa kanyang husay sa pagbibisikleta sa kadila ng maaaring sa isang iglap lamang ay posibleng ito na ang maging dahilan sa pagkamatay niya. Number 9, pinakamalaking ice carousel. Huwag muna tayong umalis sa Mansang Amerika dulot na sa St. John Valley lamang ng estado ng Maine ay merong nakuha ng isang kaganapan na sigurado akong magpapamangha sa sinuman. At ito ay ang pag-ikot ng colossal spinning disc na ito na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking ice carousel sa buong mundo. Ang sinasabing disc na kanilang nilagari mula sa yelo ay mayroong lapad na lampas 1,300 talampakan na gamit-gamit ang makina ay nagawa nilang paikuti na parang isang carousel. At dahil sa sukat nito na umaabot sa 27 hektarya, ay madali nitong naagaw ang hawak nitong titulo mula sa ice carousel na dating may hawak nito na matatagpuan sa bansang Finland naman na mayroong sukat na nasa 1,000 diametro. Dahil sa dambuhalang sukat ng ice carousel na ito, ay hindi may tatanggi na magagawa lamang nating makita ang kanyang kabuuan mula sa ating kalangitan. Kung kaya talaga namang dapat na lamang tayong magpasalamat sa pagkaimbento ng mga drone na siyang nagbibigay sa atin ng paraan para matanaw ang nakamamanghang istrukturang ito. Number 8, kakaibang bato. Mula sa malamig at nagihalong usapin patungkol sa ice carousel ay talakayin naman natin ang nadiskubre ng isang photographer gamit ang kanyang drone sa desierto ng bansang Saudi Arabia kung saan mula sa kalangitan ay natanaw niya ang isang kakaibat dambuhalang bato na nakalabas mula sa buhangin ng desierto. Nahin sa kanya ay unang tingin raw ay maaaring mapagkamala ni isang dambuhalang isda ng kahit na sino na siyang nagpapakita kung gaano na lamang labis na kakaiba ang itsura nito. Nang mas makalapit pa nga ang drone sa bato ay mas naging klaro kung gaano na lamang kalaki ang pagkakamukha nito sa isang isda na tila ba lumalangoy sa ating karagatan kung saan nakalabas sa desierto ang tila ba palikpik nito sa kanyang likod at pati na rin ang kanyang dambuhalang buntot. Ang ganitong kakaibang pagkakataon kung saan nagbabago ang tingin natin sa isang bagay dahil sa pagbabago ng perspektiba ng pagtingin nito ay siyang rason kung bakit maraming nagsasabi na ang mga drone ang isa sa pinakamahusay na imbensyon sa kasaysayan ng mundo. Sa kadila niyang kung titignan natin ang bato mula sa lupa ay mukhang ordinaryo lamang ito. Habang pagtinanaw naman mula sa kalangitan ay nagkakaroon ito ng itsura, lalabis, nagugulat at magpapamangha sa kahit na sino. Number 7, libo-libong mga dikya. Kung kanina ay natalakay natin ang isang bato na mayroong itsura na tila ba isang isda ay pag-usapan naman natin nang direkta ang kamangha-manghang kaganapan na ito patungkol sa mga nilalang na naninirahan sa ating karagatan. At ito ay ang nakuhanan ng isang drone malapit sa dalampasigan ng syudad ng Haifa sa bansang Israel kung saan makikita rito ang libo-libong mga dikya na pumapalibot sa isang bangka na siyang sinasakyan noon ng mga marino ng nasabing bansa. Ang mga marino na nakasakay sa bangkang ito ay nadestino sa lugar para siguraduhin na payapa at maayos ang pagmamigrate ng mga jellyfish sa taong iyon. Pero hindi nila inaasahan na mapapadpad ang kanilang bangka sa gitna mismo ng lugar kung saan nagpapaanod ang mga nilalang na ito.
E siyang naging dahilan para hindi lamang nila ito madaling matanaw mula sa kalangitan, kundi nagawa rin nila itong panoorin ng harapan na paniguradong nagbigay sa bawat isa sa kanila ng memorya na hinding-hindi nila makakalimutan. Number 6, kolonya ng mga pagong. Dahil nasa usapin na rin naman tayo ng libo-libong grupo ng mga nilalang na lumalangoy sa ating karagatan, ay dapat natalakayin natin ang nakuha ng kaganapan na ito ng isang drone sa karagatan, malapit sa isla ng Rain, sa bansang Australia, kung saan makikita sa videong ito ang populasyon ng mga lumalangoy na green sea turtles na umaabot ang bilang sa umigit kumulang 64,000. Na ayon sa mga eksperto na nakapanood sa video na ito, ay nagtipon raw sa lugar ang mga hayop na ito dahil sa makikita malapit sa islang napakaraming mga corals na siyang nagsisilbing perpektong lugar kung saan pwedeng isilang ng mga pawikan ang kanilang mga itlog. Kung kaya't kahit na sadyang nakakagulat ang pangyayari na ito, ay hindi na raw ito bago sa ating mundo. Number 5, misteryosong libingan. Ang susunod na kakaibang bagay na nakuhanan gamit ang drone na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang natuklasan ng mga archaeologists sa isla ng Gran Canaria sa bansang Espanya, kung saan nila nadiskubre ang isang misteryosong libingan sa Guayadege Ravine na siyang naglalaman raw ng 72 kalansay na nagmula sa 60 mga matatanda, habang 10 naman ang kalansay na nagmula sa mga bata na pinaniniwalaan nilang nagmula sa mga ninuno ng sibilisasyong Guanche na nanirahan sa ating planeta lampas 1,000 taon na ang nakararaan. Ang pagkakadiskubre sa libingan na ito ay labis na nakatulong sa ating mga eksperto sa kanilang pag-aaral sa kultura at tradisyon ng sinaunang sibilisasyon ng mga Guanche na kanilang nagawa mula sa pag-aaral nila sa kakaibang paggamit ng mga ito sa balat ng mga hayop at fibers mula sa gulay na kanilang ginagamit para sa ginagawa nilang seremonya para sa mga namatay. Number 4, Dambuhalang Butas. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa isang lawa na matatagpuan sa bulubundukin ng Sierra de Estrela na nasa bansang Portugal ay meron tayong makikitang isang dambuhalang butas na tila ba isang lagusan papunta sa ibang dimensyon? Ang butas na ito ay ang makikita sa loob ng isang lawa na sa sobrang laki ay siyang naging daylan para bumagsak at umagos ang tubig papunta rito na kahit pa merong itsura na tila ba hihigupin na raw ang anumang bagay na lumapit sa kanya ay hindi raw tayo dapat na mabahala pagdating sa butas na ito. Ayon sa mga eksperto, sa kadahilan ng ipanilawanag nila na isa lamang itong dam na ipinagawa ng gobyerno sa lugar, hindi lamang para masiguro na maiipon ng tubig na nasa lawa na ito, kundi para na rin mapigilan ang labis na pag-apaw nito sa tuwing umuulan rito, na ayon sa mga eksperto ay madalas daw na nangyayari sa lugar na ito. Number 3, Peligrosong Butas. Kamakailan lamang ay sadyang naging madalas ang pag-ulan sa estado ng California na siyang naging daylan para mas tumaas ang posibilidad na magkaroon ng pagbaha at mag-mudslide sa lugar. Kung kaya't mabilis na napagpasyahan ng mga residente na lumikas at mag-evacuate na lamang sa kanilang mga tirahan. Nasaksamang palad ay naging siyang dahilan pa nga para mas lalo pa silang malagay sa kapahamakan dulot na makikita sa nakuha ng footage nito ng isang drone ng dambuhalang butas na nabuo sa isang kalsada sa barangay ng Chatsworth sa California, kung saan makikita sa video na ito na ilang mga sasakyan na ang nahulog at natrap dito na hindi may tatangging labis na naglagay sa peligro sa mga pasaherong nakasakay rito na mabuti na lamang at agad na tulungan ng mga bombero na mabilis na rumesponde sa kasong ito na siguradong hindi madaling paniwalaan kung sakaling hindi nakuhanan sa video. Number 2, Balon Papuntang Impyerno. Ang susunod na kakaibang bagay na nakuhanan ng drone na tatalakayin natin sa videong ito ay ang kakaibang butas na ito na matatagpuan sa bansang Yemen na maraming nagsasabi na posibleng lagusan raw papunta sa impyerno. Sa kadahilan ng ang butas na ito na kung tawagin ay Well of Barhut ay mayroong lapad na nasa 100 talampakan at lalim na marami ang nagsasabi na kaya raw umabot sa 820 talampakan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatunayan sa kadahilan ng kahit na sadyang malapit ang butas na ito sa tirahan ng mga tao ay wala pa rin sumusubok na pumasok rito,
kung kahit kasalukuyang misteryo pa rin kung ano na nga lamang ba ang totoong lalim nito. Dagdag pa rito ay sa tuwing kinukuhanan rin ng mga drone ng butas nito mula sa langitan ay makikita na purong itim lamang ang makikita rito na siyang naging daylan para marami ang magsabi na posibleng walang katapusan ng butas nito na maaaring nakakonekta rin daw sa impyerno. Number 1, nakuha ng Serena. Ang pinakahuling bagay na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang nakuha ng video na ito ng isang drone sa isang ilog kung saan makikitang lumalangoy ang isang kakaibang nilalang na sa unang tingin pa lamang ay agad nang mapapansin na mayroong itsura na parang isang sirena. Dulot na habang meron itong katawan na parang sa isang babae ay may buntot naman ito na parang sa isang isda na talaga namang pasok sa alam nating description ng mga sirena. Saksamang palad ay hindi na nga muli pang nagparamdam ang taong nag-upload ng video na ito sa social media, kung kaya't kasalukuyang misteryo pa rin kung saang ilog niya nakuha na ng video at kung totoo nga ba talaga ang sirena na makikita rito, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagdedebatihan ng mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito, kaya para sa iyo kasaliksik. Alin sa mga nakuha ng bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.